Magandang araw mga bata! Ang ating aralin sa Araling Panlipunan ay ang payak na mapa ng komunidad. Ang mapa ay patag na larawan ng isang lugar at mga bahaging makikita dito. Nagpapakita rin ito ng mga direksyon upang malaman ang lokasyon ng mga istruktura, mga anyong lupa at tubig at iba pang mahalagang bahagi nito. Ang tawag sa agham at sining ng paggawa ng mapa ay kartograpiya. At ang tawag naman sa taong gumagawa ng mapa ay kartografo. Ang kartografo ay gumagawa ng iba't ibang uri ng mapa ayon sa pangangailangan ng mga tao. Narito ang ilang uri ng mapa. Una ay ang mapang pisikal. Sa mapang pisikal, ang makikita natin dito ay mga simbolo ng anyong lupa at anyong tubig lamang. Sunod naman ay ang mapang politikal. Sa mapang politikal, ang makikita natin dito ay ang mga hangganan ng teritoryo ng bansa, lalawigan at ibang mga lungsod. Ibig sabihin, pag sa mapang pisikal, makikita nyo lang mga anyong lupa at anyong tubig. Sa mapang political naman, ang makikita natin ay mga teritoryo ng bansa, lalawigan at ibang mga lungsod. Ang nakikita nyo sa larawan ay isang halimbawa ng mapa. Meron tayong dyang makikita ang mapa ng camping site ng aming komunidad. Ibig sabihin, ito yung mapa ng camping site sa kanilang komunidad. Meron tayong makikita ang mga simbolo na ating pinag-aralan ng nakaraang linggo. At meron din tayo ditong makikita. Meron dyang hilaga, silangan, timog, kanluran na parang may star dyan. Ang tawag natin dyan ay compass rose. Ang compass rose ay nagsisilbing gabay upang malaman ang mga direksyon. Ano nga ba ang direksyon? Ang direksyon ang ginagamit para matukoy ang eksaktong lokasyon ng isang lugar. Mayroon tayong apat na pangunahing direksyon. Ito ay ang hilaga, silangan, timog at kanluran. Dapat nating tandaan na ang hilaga ay katapat ng timog. Ito yung hilaga, katapat niya ay timog. Ang silangan ay katapat ng kanluran. Sinasabi din na sa silangan, sumisikat ang araw. At lumulubog naman ito sa kanluran. So, ibig sabihin kung saan sumisikat ang araw, nandoon ang silangan. At kung saan naman ito lumulubog, doon ang kanluran. So, maniban sa apat na pangunahing direksyon na ito, meron din tayong tinatawag na pangalawang direksyon. Paano po ba, teacher, yung pangalawang direksyon? Ito po siya. Ito yung mga pangunahing direksyon natin, si hilaga, silangan, timog, kanluran. Makikita natin si pangalawang direksyon sa mga pagitan ng pangunahing direksyon. Halimbawa, una ay ang nasa pagitan ng hilaga at silangan. Ang tawag sa direksyon na iyan ay hilagang silangan. Hindi siya pwedeng maging silangang hilaga, ha? Ang tawag lamang sa kanya ay hilagang silangan. Sunod naman ay ang nasa gitna ng silangan at timog. Ang tawag dito ay timog silangan. Hindi pwedeng maging silangang timog. Ang tawag lamang sa kanya ay timog silangan. Sunod naman ay ang nasa pagitan ng timog at kanluran. Ang tawag dyan sa may pangalawang direksyon na yan ay timog kanluran. Katulad ng timog silangan, hindi siya pwedeng tawaging kanlurang timog. Ang tawag lamang sa kanya ay timog kanluran. Sunod naman ay ang nasa pagitan ng kanluran at hilaga. Ang tawag dyan ay hilagang kanluran. Hindi kanlurang hilaga, ha? Hilagang kanluran lamang. Okay. Ulitin natin, ang pangunahing direksyon ay ang hilaga, silangan, timog, at kanluran. Ang pangalawang direksyon naman ay si hilagan silangan, timog silangan, timog kanluran, at si hilagang kanluran. Sa paggawa ng mapa o ng payak na mapa,
Makakatulong ang kaalaman sa pangunahin at pangalawang direksyon sa pagtukoy ng mahahalagang lugar, bantayog, palatandaan at mga pook pasyalan na maaaring matagpuan sa ating komunidad o sa isang komunidad. At sa paggawa din ng payak na mapa, mahalagang alam mo ang mga pangunahing anyong lupa at anyong tubig na matatagpuan sa isang komunidad o sa inyong komunidad. Dito nagtatapos ang ating aralin sa araw na ito. Sana ay naintindihan nyo ang ating aralin. Maraming salamat sa inyong pakikinig at panonood. Hanggang sa muli!